Hello guys, welcome to Agape Cats. So ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo ang ating kitten na ibibigay this coming Saturday, October 1, 8 PM po via YouTube Live. Ito po yung mapapanalunan yung kitten. So ayan. Pero bago po yun, ay alam ko po marami sa atin ang nagtatanong na bakit mailap yung kitten, lalo na kapag bago nyo pa lang silang inadopt o bago pa lang siyang dumating sa bahay ninyo. So yun po yung kadalasang problema. Pinapakinggan niya ako. So yun po yung kadalasang problema po ng mga bagong nag-a-adopt ng kitten, ay palaging mailap. Kadalasan po mailap po yung kitten, lalong-lalo na kapag bago pa lang ito sa bahay nyo. So ngayon po ay meron po akong i-share na maaring makatulong po sa inyo para mabilis kayong maging close ng alaga nyong kitten. Ito po yung unang video ko po sa channel ko. So ito po yung ginagawa ko, bumibili po ako ng treats. Ayan. So, tingnan nyo, sarado pa lang, alakas na yung pang-amoy niya. Ito po yung binibili ko, ang pangalan po nito ay Temptations. So, subok ko na po ito. Ito pa lang po yung na-try ko pong treats. Marami pong magagandang treats para sa kitten natin. Pero ito po ang ginagawa ko, lalong-lalo na kapag mailap pa sa akin yung kitten. So, ang ginagawa ko, bumibili po ako nito. Ito po ay 100 pesos lang. Mabibili po natin ito sa Pure Gold o kaya sa mga pet store. Ayun. O kaya sa vet clinic, mabibili po natin ito. Nagre-range po siya ng 90 to 120 pesos. Pero ang bili ko po nito ay 100 lamang po. Meron po ito sa Pure Gold. Ayan. Meron po ito sa Gaisano. Nabili ko po ito sa Gaisano. So, ang ginagawa ko po, binibigyan ko po sila ng treats para maging close kami. Ayan. So, ito yung way ko para lumapit siya sa akin. Ayan. So, try natin. So, pwedeng ilapag niyo po muna. Ayan. Lapag natin. Ayan. Kinain niya kagad. Ang tanong, bakit nga ba mailap yung mga kittens? Lalong-lalo na kapag first time nila dun sa bago nilang home o bago nilang fur parents. Unang-una po kasi, itong mga kitten po ay territorial, or lahat ng cats po ay territorial. So meron po talaga silang lugar na nakasanayan na kung saan dun sila komportable. Lalong-lalo na sa lugar kung saan sila pinanganak. Ayun, kung sa lugar kung saan nandun yung una nilang fur parent. Kaya kapag nailipat po sila sa ibang lugar or sa ibang bahay, ay normal po na maging mailap po talaga sila. Kasi naninibago po sila sa lugar, lalo na yung change of environment, naninibago po sila sa mga tao na nakikita nila, naninibago sila sa surroundings nila. So normal po yun na maging mailap po muna sila. Si Tofu po, 3 days po siyang nakatago po sa cabinet. Kaya ang ginawa ko po, at bumili po ako ng Temptations, at tinatry ko po na palapitin siya sa pamamagitan nito. So, nilalagyan ko lang ng Temptation yung nilalagay ko lang sa lapag at kinakain niya. So, unti-unting lumalapit si Tofu. So, ito po yung link. So, ito or dito ba? So, nasa taas po yung link para mapanood niyo po yung unang-unang video ko po dito sa channel natin kung saan ang pamagat po ay paano paamuhin ang pusa. Isa din pong tip para mas madaling maka-close natin yung kitten, ay bigyan nyo po sila ng time at saka space. Ibig sabihin po, huwag nyo po silang pilitin. Huwag nyo pong kargahin, huwag nyo pong hawakan. Hayaan nyo po na sila ang kusang lumapit sa atin. Ayun. So, huwag natin silang biglain. Ayun. Huwag natin silang i-stress. Kasi the more na nai-stress sila, the more na mas matagal silang lumapit sa atin. So, hayaan natin sila. Give them time and space. Okay po ba yun? So,
Next po, kapag meron po kayong mga kittens or ibang pets sa bahay nyo at meron kayong bagong pet na dinala sa bahay nyo, ay make sure po magkakaroon po na proper introduction. Ini-introduce natin yung bagong pet natin dun sa mga old pets natin. Paano po ginagawa yun? Kunwari, meron kayong dalawang rooms, huwag nyo po muna silang ipaglapit or ipagsama. Hayaan nyo po muna dun sa kabilang room yung bago nyong pet para mas mag-a-adjust po muna siya dun sa environment at mag-a-adjust din siya dun sa mga kasama niyang pet sa bahay ninyo. So hayaan muna natin na maamoy nila yung scent ng ibang pet para kalaunan po ay masasanay sila dun sa scent ng iba. Kaya po, hayaan po muna natin sila na paghiwalayin. Ayan. So, unti-unti po, i-introduce nyo po sila. Or kunwari, maliit po yung space ninyo. Kung meron po kayong kulungan, isa po sa kanila ang kailangan nyo pong ikulong. Pwedeng yung old na pet nyo po or yung bago nyo pong pet. Tapos, unti-unti po, masasanay sila. Nakikita nila na may bagong pet po sa bahay ninyo. Unti-unti po ay masasanay sila na meron silang kasamang ibang pet. Ang flavor po na binili ko po ay tuna flavor. Meron po itong chicken at meron pong salmon at meron pong nakamix po yung flavor. Ayan. So, gustong-gusto po nila yung amoy nito at subok po na po ito. Nagugustuhan po talaga nila. Minsan po ay hayaan nyo po yung treat po na nasa kamay ninyo at hayaan nyo po na sila ang pusang kakain habang nasa kamay po ninyo yung treat. Ayun po. So ulitin ko lang po para makatulong po na maging makaklose po natin yung bagong kitten na inalagaan natin. Unang-una po, give them time and space. Huwag natin silang i-stress. Hayaan natin silang mag-adjust. Pangalawa po ay bigyan natin sila ng treats para makaklose natin sila. At pangatlo po ay makipaglaro tayo sa kanila. So yun lamang po. Kita-kits po tayo sa October 1 sa ating kitten giveaway. Excited na po ako. 8 PM po yan via YouTube Live. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at mag-join ka na sa ating kitten giveaway. Para meron kayong chance na manalo nitong ating cute na kitten. Ayan po. Thank you so much guys. Salamat po sa nag-participate. God bless everyone. And gusto ko lang po kayong i-update. As of now po ay meron po tayong 185 entries. So 185 po yung may chance na manalo para sa ating free kitten giveaway this coming October 1, 8 PM via YouTube Live. So kita-kits po tayong lahat.